Click natin yung dashboard, guys. And then, scroll down natin. I-click natin yung creator support. Then, click account management. Then, click blue verification badge. Next, click about verification badges. Next, click natin how pages or profiles are verified. After dito, dadalhin niya tayo sa next step, which is mag-fill up po tayo ng form. I-click natin, guys, yung fill out this form. So, nandito na po. Ipiliin natin yung page or profile. Kung profile naman is i-paste nyo po yung profile link nyo. Dapat naka-prepare na po yan para hindi na hassle. Then, next step is yung document type. Mag-attach po tayo ng identification na kung anong meron tayo, guys. So, pinili ko sa akin yung passport. Then, choose files. Punta tayo sa ating gallery. So, ayan na po, guys. Ang next is yung category. Piliin natin yung digital creator or blogger or influencer. At kung ano yung nakasave sa inyong profile or page, guys, yung po yung piliin nyo. Next step is yung country or region. Ang piliin ko po is yung Philippines, since sa Philippines po naka-address yung Facebook ko. Ang iba dyan, guys, is optional na lang po yan. Huwag nyo na po yan i-fill up. Depende po sa inyo, guys. After nyo itong gawin, i-click nyo lang yung send. Pag na-send nyo na yan, may notification kayong matanggap galing kay Meta or sa inyong email na ginagamit nyo dito sa Facebook. And then, guys, pag na-open nyo yon, doon nyo malaman kung verified na ang inyong account or hindi pa kayo eligible sa Blue Badge verified account. So, may mga eligibility din po yan, guys. Thank you for watching.